Search mo YouTube explanation ni Kuya Kim about Christmas, ha? Yung historical fact yun. Sasampalin ka doon ng katotohanan. Yung kay Kuya Kim, baka ako, na sinabi niya hindi pwede December 25 ang birthday ni Christ kasi makapal lang snow sa, ano, sa Bethlehem? Hindi yun, bro. Ha? Ano ko yan? Napanood ko yun, bro. Yung birthday daw ng Christmas daw, eh, natuon daw doon sa kay Metras. Oh, natuon daw kay, at hindi daw December 25 kasi daw makapal lang ano ang snow sa Bethlehem. Kasi nungalingan 'yon. Bro, saka naman na lahat si Kuya Kim may ano na, napunta na sa born again. Oh, INC 'yan, brother. Oh. INC si Kuya Kim. INC. Sa tingin sa probinsya ni Karen Davila daw eh nung kwento niya no, si Karen Davila born again, ewan po ngayon, INC na siguro siya, but protestante po 'yon, na nakakatakot niya 'yung mga turo noon. At saka kasi nung alingan, sabi ni Kuya Kim, napanood ko 'yung video na 'yon eh. Sabi ni Kuya Kim, hindi daw pwedeng December 25 kasi na pinanganak si Kristo, wala daw makapal na snow. Pero sa Bethlehem daw tuwing December 25 ay makapal daw ang snow. Hoy! Simula pa noong 2021 hanggang 2023, every December 25, nagsasagawa kami ng live video call kay Brother Romel Tembrivilla doon mismo sa Bethlehem, Jerusalem. At never nangyari, pinashare na yung video sa Bethlehem, lalo na doon sa ano, sa The Church of the Nativity, kung saan ang actual na location. Saan pinanganak si Kristo? December 25, walang isno. Hoy! Ha? Relax. Walang isno. Ay, bro, what's your name? Ang sarap kasi, ang sarap kasi na ano eh. Ha? Hindi, okay lang. Okay lang naman ako. May bawon ako rito ng tubig, no? At saka ito, ha? Lasartan, lasartan. Gustong gusto ko kasi ipamukha sa mga taong ito ang kasinungalingan nila. Nagpapaniwala kayo sa kasinungalingan. December 25, 2021, may live video tayo, video call kay Romet and Bervilla at kay Brother Soriano Rufo doon sa Jerusalem, sa Israel, sa Bethlehem. Walang makapal na snow. December 25, 2022, pinuntahan naman ni Brother Jovan Soriano Rufo yung mismong lugar kung saan inilabas ng mga pastol yung kanilang tupa kung saan nagpakita ang anghel. Walang makapal na snow. Tapos December 25, 2023, naglibot na naman uli si Romel Tembrivilla. Walang makapal na snow. At ngayong darating na December 25, 2024, abangan po ninyo. Ha? Bakit ginagawa namin yan? Para ipamukha sa mga nag-iisip na makapal daw ang snow sa Bethlehem, Jerusalem tuwing December 25 ay may pamukha sa kanila ang kanilang kasinungalingan. Bakit walang mga protestante ang maglakas ng loob na mag-video call doon mismo sa ano, doon sa Church of the Nativity, itong actual location kung saan pinanganak si Kristo, December 25. Bakit walang maglabas ng video doon na actual live video call? Kasi takot na mabisto ang kasinungalingan nila. Ang ginagawa ni ang sabi ni Brother Tembrivilla, yung makapal ang isno, hindi sa ano yun, hindi yun sa Church of the Nativity kung saan actual na pinanganak si Kristo, kundi doon sa Mount Hermon. Sa Mount Hermon, tignan mo yung kanyang klima doon, December 25, nag-negative na siya sa Mount Hermon. Si Kristo hindi pinanganak sa Mount Hermon. Doon sila sa baba. At sa baba, nagkaka-snow lang sa baba between January and February. So sa kalagitnaan ng Enero at ng Pebrero, doon nagkaka-snow sa Bethlehem. Ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi ng mga protestanteng ito na December 25 makapal ang isno. Abangan ninyo. O, i-recall ninyo yung aming mga live namin simula December 25, 2021. Tingnan ninyo. Walang makapal na isno. At ngayong December 25, ngayong dating na December 25, 2024,
magla-live video call ulit kami. Tingnan niyo, wala pa rin makapal lang snow. Ang makapal lang doon yung kasinungalingan nila na may snow. Iwoka. Yung nakagudero. Oh, ang sarap talagang ipamukha sa kanila ang kanilang kasinungalingan, Brother John Roy. No. At saka Brother John Roy, kahit palagay na natin na may snow no sa panahon ng Christmas ng pinanganak si Kristo, eh meron tayong ebidensya na kahit malakas yung snow, ha, kahit isang dangkal yung snow sa mula sa lupa, Brother John Roy, ay merong lumalabas na tupa. Oh, lumalabas na tupa. Kahit oh, ano, yan, may... Yung topic ko sa nakaraan eh. Kaso wala, oh, nasa trabaho lang ako. Oh, kasi na nung pinuntahan ni Brother Juban yung ano yung sinasabi nilang lugar ng mga tupa sa kalagitna mga January ano yun eh mga January 27 yata yon, pumunta siya doon, pinakita talaga niya makapal ang isno doon sa lugar na yon at yung mga tupa nasa labas kumakain. Kasi sabi na hindi pwedeng ilabas sa iwan ng makapal ang isno. Ano kakainin ng mga yelo no? Kumakain sila kahit makapal ang isno. Brother Wendell? Brother Wendell ba yun? Bro. Si Brother Wendell ang salita? Ako. Oh, kala ko Brother Wendell. Nawala daw kurente sa kanila. Ah, nawala ulit sa kanila. So, kunti niyo pa tayo. May explanation doon sa sinabi ni Brother ni kay Matiansa na si Metras daw yung sinasamba o sinasabrate natin tuwing Pasko kasi birthday daw yun ni Metras, mga kapatid. Sino namang matino ang isip maniniwala pinanganak si Metra? Kaya nga, son of God. Mag-ano pa lang nga, mag-tutudos los Santos po, Christmas na pinag-usap. Ito kasi yung comment nila eh. At saka ano, sinong matino ang isip maniniwala na si Metra pinanganak? Sinong nanay niya? Tatay. Ha? Sinong nanay niya? May record ba sa history kung sinong nanay niya? Kaninong angkan siya? Kaya nga baka, Diyos ko yun eh. Pinsa ni Crispin at Basilio yun. Baka nga anak ni ano yun? Anak ni Sisa. Sisa. Oh, Sisa. Sisa, Basilio at Crispin. Crazy as Pinoy. Oh, sino maniniwala doon? Itong mga Protestanteng ito na mahilig sa kasinungalingan, naniniwala sila na pinanganak si Mitra? Panganak si Mitra, eh, Diyos-Diyosan naman yun. Myth yun, kata ng isip, papanganak, sinong nanay niya? Kaninong angkan siya? Ha? Yan ang problema. Tapos, ibinabato sa atin ang kanilang kasinungalingan, eh sila nagpapaniwala sa kasinungalingan. Hoy! Never ipapanganak ang Diyos-Diyosan, hoy! Ano ka ba? Oh. To make his message known, he's our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.